Coves Smith. Ang getaway natin ngayon ay sa San Antonio Zambales. So pupuntahan natin guys ang isa sa mga cove dito sa pundakit. Ito ang Nagsasa Cove. At ang mga kasama natin ngayon guys sa ating getaway, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga partners. Nagsimula ang aming biyahe dito sa Pampanga. Tinahak namin ang SCTEX o ang Subic Clark Tarlac Expressway hanggang makarating kami ng Subic Triple Zone. Mula doon, binahin namin ang kahabaan ng Olongapo Road patungong San Antonio sa Zambales na kung saan makikita nyo ang sikat na pundak beach. Halos 3 hours rin ang biyahe namin papunta sa bayan. Depende yun sa traffic at oras ng biyahe nyo. Kung kayo ay manggagaling sa Manila, expect niyo na mga 5 hours ang biyahe papunta sa San Antonio sa Zambales. Yun ay kung magbabas kayo. Depende pa rin yun sa traffic at sa oras na bilis nyo. Pero kung naka-private car kayo, malamang kakayanin niyo yun ng less than 4 hours. So, ano nga ba ang meron sa pundakit? Ang pundakit ay isa sa mga unique beach dito sa Zambales, na kung saan ang buong beach na ito ay nababalutan ng volcanic ash o ang abo galing sa putok ng vulkan. Kaya pino at makikinang ang mga buhanging makikita dito. Kilala ang pundakit bilang jump off point sa mga beaches ng Zambales tulad ng Capones Island, Camara Island, Anawangin, Tanisayan, Silagin at ang ating destination ngayon, ang Nagsasa Cove. So dito tayo ngayon sa public market. So bababa muna kami, mamimili kami ng something, konting food para mamaya mabuulin namin. So yan. So guys, titingin kami ng mga fresh na isda dito para dalhin namin sa akin. Morning po, best message po for environment taxi. Ilan po kayo? 120 po. Pangalan na lang po para sa resibo. Joy! Thank you po. So guys, malapit na tayo sa beach. Beach, ano beach? Hoy, hawakan mo sila ah, yung guys. Ba't ba kayo hinawakan ko? Mukhang nasa Nagsasa Cove na tayo mga Coves mates. After 1 hour na biyahe sa bangka, kasabay ng malakas na alon at hangin nito, narating na rin natin ang isla. So ano nga ba ang isla na ito? At ano-ano nga ba ang mga pwedeng gawin at puntahan dito? Ang Nagsasa Cove is one of the 4 popular cove in San Antonio, Zambales. Kagaya ng mga ibang isla dito sa Zambales, ang Nagsasa Cove ay nabuo dahil sa pagputok ng bulkang Pinatubo, maraming dekada na ang nakalipas. Pwede kayong mag-day tour or mag-overnight dito sa isla. Regarding sa mga things na gagamitin, provided na ito ng mga organizers ninyo. Standard na ito sa Zambales. From utensils, water, ice box, mga uling, woods para sa bonfire ninyo, tents para sa tulugan.
kung gusto niyo namang mas komportable, pwede naman kayong mag-rent ng mga cottages dito. Pwede rin namang mga mesa lang rin. Sa pagluluto naman, it's up to you kung kayo na ang mag-prepare ng foods nyo. Pwede rin kayong magpaluto sa organizer o magpaluto sa mga tao sa isla. May mga ihawan rin dito, so di na kayo magkakaproblema. Ito nga po pala guys, yung sister ko, my one and only sister. Ay sis, ano mga niluto mo kanina? Barbecue. Oh, barbecue. Ano yung sa, yung ano, Cebu? Recipe ni ano? Hindi ko alam, si Jerwin nag-prepare nun. Guys, ito nga po pala yung mga ina-offer ng ako, Nagsasa Cove. Hi everyone, I'm Joanna Marinita. Welcome to Agoho Camping, Pundakit, San Antonio Zambales. Ang entrance po namin dito is 130 per day po. Tapos ang nakakating po namin, 1,000. Tapos may kayaking po kami, 300 per hour. May snorkeling kami, 150 per hour po. Per head din po yun. Tapos cliff jumping po, 100. 100 per head. Falls, 100 per head din po. Regarding naman sa comfort room, huwag kayong mag-alala. Meron tayo dito guys. Meron din tindahan dito just in case di kayo nakapagdala ng shampoo ninyo, toothpaste o sabon. Pagdating naman sa kuryente, wala tayong problema kasi may solar power dito. So maliwanag na dito sa gabi. Ang isa lang sa problema ay ang cellphone signal. Gaya ng ibang isla sa Zambales, eh wala rin tayong signal dito sa Nagsasa Cove. So guys, tara na't tibutin na natin ang isla nang makita na natin ang ganda ng Nagsasa. So guys, ang ganda dito sa mga pinupuntahan namin ngayon. Anong tawag dito, Lay? Wow, mahinit yung tubig, guys. Labo? Ali, nagbubunggo yung ano, guys. Yung tubig galing bundok, tapos tubig galing dagat. Na parang hot spring siya, nag-ano no? Nag-ano siya, nagsasalubong na dito. Magay tayo, papasok yung ano, papasok yung tubig dagat dito. Low tide naman, yung tubig ng sabon, sila naman yung pababa. Isa sa pinakamagandang part ng isang outing ay ang social gathering. Kung ikaw ay joiner ng isang organized tour, this is the time to meet and greet ang mga kasama mo sa event nyo. If magkakaibigan naman kayo, o di kayo magkakamag-anak, this is the time para mag-relax at magkwentuhan dito sa tabi ng dagat. Good morning guys! So, nag-ikot-ikot kami ngayon dito. Hi guys! Ano doon? Kapalipan sa namin ang drone dun sa lugar namin. Yan ang sobrang lakas ng hangin. Ala, try namin dun sa dulo sa kabilang side guys. Saka try namin kung pwede kaming mag-get dun sa bundok. Kaya pa? Nakakalahati ka na. Ha? Ubat ka bababa? Pakyat tayo. Oh, tayo, konti na lang. Oh. Konti na lang. Kaya. Ito, hindi man iniingal. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Hi guys, pauwi na kami. Sakay na kami ng bangka guys. 1 hour na naman kaming nasa dagat. Makatakot, alalaki ng halon guys.
And ano, sulit yung biyahe natin dito sa Nagsasa. So, mga magbabalak ngayon summer, guys. Pwede kayo dito. Daan na ba kayong mangitsim? Obo! Siyempre, hindi. Sige. Bye-bye. See you guys. Bye, guys.